Good morning mga ka-faith. So it's another blessed day para sa lahat. So dito tayo ngayon sa isang residential unit wherein papakita ko sa inyo ang isa sa pinaka-importante niya, no, on how to prepare your epoxy floor, no? So prior to application of self-leveling epoxy, ito ang isa sa pinaka-importante na tip na kailangan niyo malaman, no? So basically, what we have here, no, is an epoxy floor na nag-fail, no? So makikita natin dito, actually hindi nag-fail yung pinaka-epoxy natin. Ang nag-fail ay yung concrete tapping, no? So basically ito yung mga usual na pagkakamali when it comes to application epoxy floor, no? Number one, you need to see to it na yung floor nyo na existing concrete floor ay walang loose concrete or matibay yung pagkakagawa, no? So upon investigation dito sa bahay na to is nag-concrete, nag-cement tapping sila from the old existing floor, no? So basically umangat, no? After a year, so 1 year na po to, more than a year na po yung bahay na to na project, nakikita nyo, tingnan natin, na umangat, no? Yung epoxy natin, actually is hindi siya nag-fail dun sa dikit, yung additional dun sa concrete. But basically yung cement tapping, no? Yan ang pulbos. Loose. Yan, no? So ganun siya, no? Pumapak. So importante kasi na kahit gano'ng katibay, no, yung epoxy natin, pero kung ang substrate na pinapatungan nito ay hindi matibay, so sasabay lang din siya, no? Angat lang din siya. So ito ganun, ito galambot, no? Kapak siya, no? So i-repair namin to isang DIY project to. Usually dito nagkakamali yung mga DIYer natin na may bili ng products natin. Na-advise namin lagi to make sure na matibay, no, yung substrate na papatungan ng epoxy. Gaya na, for example, tile siya. No? So, question kasi na usual na tinatanong sa amin is, pwede ba siya directly patong sa tiles? Yes, pwede. As long as yung tiles nyo ay stable condition, the same time, kailangan pa rin ng grinding, no, para maalis yung coating ng tiles kasi hindi siya magiging matibay yung addition ng epoxy natin. So, here ang pro tip natin, no, is number one, kung old concrete na siya at kailangan nyo siyang smooth, better na gumamit tayo ng mga special cement, no? Like self-leveling cement, no? Mga repair mortar, yung mga fast curing cement na formulated dyan for concrete tapping tsaka mga repair, no? Huwag po tayong gumamit ng usual na cement, yung standard na cement na ginagamit natin. So yun, number one, no? Kung meron ang existing na floor. Number two, kung di pa nagawa yung flooring nyo, no? So better na straight to finish nyo. Meaning, pag straight to finish, during the concrete pouring ng floor nyo, is bago siya matuyo, sabuyan nyo agad ng puro na semento para yung addition niya, yung dikit niya, is good as one, no? Good as monolithic siya, kung tawagin. So yan po yung mga kailangan natin i-consider, no, when it comes to floor preparation. Okay, so on the next video, no, we're going to show you yung example ng ganito, yung self-leveling mortar application. Also, uuhin namin yung video na ito to show you how to prepare properly floor prior to epoxy application. Okay, thank you.